Okay, good morning guys. Gising na si Bunso. Good morning. Say good morning. Yan. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng kilay. Pasensya na. Ito medyo maayos pa. Ito medyo hindi na. Anyway, okay, magbe-breakfast muna tayo. Nandito kami sa 1605. So, in the morning, this is what you see. Yan. Tapos, yung Bay Area, konti lang makikita mo. Pero maganda pa din. Ayan, no? Maganda pa rin siya. Okay. So, titingnan natin kung ano pa bang natira sa mga goods, goody-goody. Goodie goods from last night. So, alam mo, usually ako, pagka may mga activities na ganito, nagdadala naman ako ng sarili kong kape. Pero kasi, meron silang napakasarap na kape dito. This is Artisans. Yan. Ako, I really like this one. It's a microground coffee. It's a premium coffee. And it's manufactured by Conlin's Coffee World sa Las Piñas. So, ano to? Local siya. Pero masarap siya. Masarap. Kasi meron din akong friend na madala siyang mag-check-in dito. And she brings me all the stuff kasi alam niya na gusto ko. Of course, ito, we have tea. This one is chamomile meadow. Tapos meron siyang iba-iba siya eh. Yan, tapos merong English breakfast na tea. Tapos meron ding jasmine tea. You want? Yeah. Yan. Tapos merong wild berries. Teka lang ah. Kasi nag-vlog din naman ako. Pakinggan muna natin siya ng konti. Okay, so, what do you have there? Are you vlogging? Yeah, I'm there. So, what's that? This one. This pretty girl. Oh, she likes the Gatorade. energy drink. Ang daming energy ng bata. No, she likes it kasi nung na-hospital siya, yun yung pinapainom sa kanya instead of Hydrite. Kasi she didn't like to drink Hydrite. So, ang pinapainom ko sa kanya that time was Gatorade. And I always, whenever sick yung mga bata and they needed something like that, tapos they wanted Gatorade, I always buy all the colors. Hindi ko alam masyado yung mga flavors eh, but I think this one is, bubblegum yata to eh. Can I just see the, blue bolt. So, I don't know kung ano yung blue bolt. But anyway, I always buy them all the flavors kasi para they can choose. And kasi she really loves Elsa from Frozen, so she likes the blue one. She always picks the blue one. Pero she's a pink kind of girl. She loves pink and she loves Hello Kitty. She's so girly, diba? Wow, are you eating cake? You're eating cake. Do you love it? Oh, she loves the cake. Are you waking Achi up? Not. Huh? Not. Oh, you wake her up na. No. Oh, you kiss her so she will wake up. Come on. Wake up, Achi. Embrace ate. Embrace ate. Wake up, Achi.
Actually, wake up. It's early in the morning already. She's good. We have some activities to do. Come on. I'm early, mom. Yeah? Are you Achi's mom? No. No. So you're gonna sleep too? Yeah. Oh no, but we have some things to do today. I'm like now morning. Yes, it's morning and you have to do some stuff. Okay? Okay. So are you awake now? No. No? Are you still sleeping? Oh, okay. Oh, so, okay. Kasi kagabi, ginawan ko siya nito, itong parang bahay-bahayan niya. So, ayan. Is that your house? Hi, can I just say hi to you? Hi. Hi, Keza. Oh, you have a small house. You're sleeping inside your house. Ito yung kama namin nila ni Keza. Tapos ito, mag-isa si Achi dito sa queen bed na to, and she's so comfortable. Achi! Achi, wake up! Wake up! Naku guys, ang lamig-lamig dito sa pool kasi ang hangin-hangin at saka kasi nasa anumang floor to. Basta, anyway, babalik na kami sa room to get changed and malapit na rin naman ng 9 o'clock. I think we should start to get ready to check out para naman makapunta na tayo sa Okada! Say? Enjoy ako. Thank you. Come. Enjoy ako. Thank you. Sapa. Enjoy ako. Thank you. Oh, alam niyo ba kung saan Korean novela yon? Bye-bye. Enjoy ka sa Okada. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy ka ba sa Okada? Opo. Oh. Bye-bye. Welcome to Okada, guys! Siguro yung iba sa inyo ay nakapunta na dito. Well, ako din actually, nakapunta na ako dito ilang beses na kasi meron akong mga naging shows dito kasama yung banda ko at saka meron din akong mga events dito na solo ko din. Pero, since kasama ko ang mga chikiting natin, mas special itong araw na ito. Oh, teka lang, yung iba sa inyo, kung hindi pa kayo nakakapunta dito, aba, beautiful people! Kailangan panoorin ninyo ang buong video na ito kasi marami kayong makikita na talaga namang nakaka-believe at nakaka-amaze. Alam nyo, ang galing din nga naman ng pagkakagawa ng casino hotel na ito. Kasi naman, sinadya siguro ng may-ari na magkaroon ng pasyalan ang mga families na may bulinggit na katulad ko. Kasi, syempre nga naman, off-limits ang casino. Hindi lang shopping and dining ang pwedeng gawin dito. Tulad ng nakikita ninyo, maraming art exhibits at iba't ibang bagay na tumutukoy sa kultura ng iba't ibang bansa, pati na rin ang ibang bahagi ng sensya ang nadaanan namin sa aming pamamasyal.
hindi rin puro mamahalin ang shops and kainan na makikita dito. Surprisingly, there is a good mix of luxury shops and bazaars na makikita sa iba't ibang bahagi ng Pasyalan. Kaya naman kung nagtitipid ka, pero gusto mong makita ang dancing fountain, aba, pwedeng-pwede ka dito. Oy, oo nga pala, yung dancing fountain. Well, isa yan sa dapat mong abangan dito sa video na to. Kaya nga, medyo napahaba itong part 2 kasi pinilit ko talagang isama sa edit lahat ng mga napakagandang lugar dito na napuntahan namin ng mga anak ko. Na talaga namang ikinatuwa at ikina-enjoy nila. Pero syempre, ang pinaka-highlight ng pasyal na ito ay ang dancing fountain na medyo maya-maya pa namin matutunghayan. Aba, ang dami ring nag-aabang dito kasama namin sa pamamasyal. At yun din ang inaabangan nilang makita at syempre, ma-i-video. Aba, buti na lang, napakataas na ng teknolohiya natin ngayon. Akalain mo, sa cellphone lang, pwede na tayong kumuha ng mga pictures, memories, at syempre pa, mga videos na talaga namang maitatago natin sa mahabang panahon. You know guys, hindi ito ang unang dancing fountain na nakita ko. I actually had the privilege to see dancing fountains in Japan, Singapore, and the last was in Los Angeles, California in 2010. Kasi, bukod sa kumakanta ako dito sa Pilipinas, ay bumabiyahe din ako. Kaya naman, nung nabalitaan ko na merong napakagandang dancing fountain dito sa Manila, aba, talagang naisip ko kaagad, dadalhin ko ang mga anak ko para naman ma-experience din nila kung gaano kagandang makita na ang mga tubig ay marunong rin palang sumayaw. Total naman ay matagal-tagal pa tayong maghihintay para sa dancing fountain, eh may nabuti kong tumigil muna dito sa art shop na ito, na ang pangalan ay Claypel. Para naman, may mapaglibangan ang ating mga chikiting. Well, actually, kailangan ko na talagang magpahinga dahil masakit na ang mga paa at kasukasuan ng nanay. Pero teka, may napansin akong favorite ni Aja. Baby, I have a gift for you. Mommy! Yung crush mo. May gift ako. Hindi ko nga siya crush. I don't know. Oh, sige. Oh, ito. Oh, ayan na. Oh. Oh, oh, dali. Oh, you get na. You like it? Yeah. O, dali, ipakita mo sa camera. Okay, sa... Show mo. Okay. Sino, si Sophie. How do you feel? Wow. I'm happy. Thank you.
happy? Yeah. Really? Two minutes. Did it make you happy? Grandpa! It made you happy? Wala pa eh. Oh, happy 2 minutes pa. You're happy. What's your birthday gift? The next show will start in 1 hour. Bye. Okay, 1 hour again, okay? 2 minutes pa. Hindi, 1 hour naman. Huh? 1 hour. Much for watching the video. I hope you were inspired and encouraged, and if you want more videos like this, just tune in to Throwback Thursdays where I share my single mommy diaries. So if you want more videos like this, all you have to do is like and subscribe.